Welcome po sa aking channel. At kung bago po kayo dito sa aking channel, please don't forget to like, subscribe, and comment on the comment section regarding sa video na mapapanood nyo po sa upload ko na ito. Ang upload ko pong ito is continuation nung last reaction video ko regarding doon sa condo unit ni Super Tecla na iniwan ng kanyang kalibiin na si Michelle Banahag. Kasi itong video na to is yung letter or yung message ng isa sa mga nagtatrabaho doon sa convenience store na malapit sa condo unit nila, Super Tecla, na actually siya yung nagde-deliver ng tubig or kung ano man yung mga kailangan nila, Super Tecla. So, kaya ko ito naging sinabing continuation kasi ito yung magpapatunay na hindi daw scripted yung pagpunta ni Super Tecla doon sa condo unit ni Super Tecla, ang pagpunta ni Donita Nose sa condo unit ni Super Tecla. Kasi may mga nagsasabi na scripted daw yun. So, without further ado, o kung ano man yun, umpisahan na po natin. Narito po ang pahayag ng boy na nagtatrabaho doon sa convenience store na malapit sa unit nila, Super Tecla. Kayo na pong bahala ang humusga kung ito man po ay gawa-gawa lamang or may katotohanan. Please, wag na lang po akong pangalanan. Hindi ko po gustong madamay, pero hindi ko po kayang manahimik. Wag nyo na lang po akong i-public. Gusto ko lang pong linawin sa lahat ng mga nagsasabi na scripted yung paglilinis nila ni Ma'am Donita sa kondo ni Sir Tecla. Wala kayong alam. Tunay ang mga yon at walang fake sa lahat ng kalat, dumi at panlilimahid ng bawat sulok ng kondo unit ni Sir Romeo Librada. Isa po ako sa mga boy ng convenience store kung saan madalas bumibili ng pagkain lahat ng nakatira sa building. At kapag nag-deliver po ako, ako po mismo ang nakakakita kung gaano kadumi ang unit nila, sir. Isa sa mga laging bumibili sa amin sila, Sir Tecla, at yung kalibin niya na si Ma'am Michelle. Kabiruan siya ng mga tendera sa tindahan. Mabait po si Sir Tecla. Madalas po yan bumibili sa amin at nagpapadeliver ng tubig sa kondo nila. Binibigyan pa po ng tip niyan. Malaking bagay na sa akin yung 50 to 100 pesos na tip kada deliver. Kaya kapag kahit late na oras na kapag siya ang bumibili sa amin, mabilis pa po sa kidlat na umaakyat sa unit nila. Mabait si Michelle nung una, mga panahong nagsisimula pa lang sila ni Sir sa pagtira sa unit. Binibigyan niya rin ako ng tip kaya sila isa sa mga favorite customer namin. Halos araw-araw po akong nagdi-deliver sa unit nila. Kapag ako po nagdi-deliver, nakikita ko po yung dumi. Minsan hanggang labas lang po ako, sinasalubong na ako ni Sir Tecla para siya na ang magpasok sa loob. Pero kapag gabi na po sila nagpa-deliver ng tubig, nakakapasok po ako sa unit nila kasi naka-duty po noon si Sir at tamad po talaga ang mga kamag-anak ni Ma'am Michelle, kaya ako na po ang nagpapasok ng tubig. May panahon din po na nakapag nagde-deliver ako, nakikita ko po na nagsusugal mga kapatid ni Ma'am Michelle sa lamesa, minsan sa lapag habang umiinom. Di naman nila ako pinapansin, pero syempre di ko po maiwasan ang tumingin sa loob ng bahay. Nagtataka din kasi syempre ako, artista yung nakatira doon, tapos ganun yung bungad sa tao. Sobrang dugyot at parang squatter po yung lugar. Amoy alam muong na nakakulob na damit. Ganun po madalas na amoy sa bahay, lalo pa po pag wala si Sir Tecla. Isa po sa nireklamo yung unit nila kasi sobrang ingay at late maglabas ng basura. Ilang beses ko pong naabutan na medyo nagtatalo si Sir Tecla at Michelle sa unit nila. Halos sigaw-sigawan ni Ma'am Michelle si Sir kapag nagtatalo sila. Di ko alam kung ano yon, pero siguro sa pera at pagkain. Madalas po kasing nauubusan si Sir, kaya minsan instant noodle sa convenience store binibili niya bago siya pumasok. Mayroong pagkakataon na 4 a.m. na po na uwi si Sir Tecla at bukas patindahan. Halatang pagod siya. Nagpapadeliver siya sa amin ng instant noodle. Tapos
kanin at ulam na iniinit na lang kapag bumili sa amin, sa kagamot sa sakit ng ulo at sipon. Minuto lang po ang pagitan na iakyat ko sa unit ni Sir. Pagkatok ko sa unit nila, yung babaeng mataba na nagbukas ng pinto at siya ang kumuha sa akin ng pagkain. Hindi niya ako binayaran kasi bukas na lang daw at tulog na si Sir Tekla. Alam niyo po, nakakaawa si Sir kasi pagka-deliver ko po ng food, nakita ko po tulog na talaga siya at sa semento siya nakahiga na may karton lang tapos nanlilimahid pa unan. Mukhang wala rin po siyang kasamang matulog doon. Sila Ma'am Michelle po mukhang nasa kwarto. Naaawa po ako kay Sir Tekla. Kahit po pala artista na siya, eh ganun pa din po pamumuhay niya. Hindi po ako nagsalita ngayon para sirain si Ma'am Michelle at kampihan si Sir Tekla. Ang sinasabi ko lang po, eh yung nakita ko po mismo sa kondo nila Sir at base sa mga sumbong ni Ma'am kay Tulpo, eh hindi po totoo yon. Simula nga po nagpatulso po si Ma'am Michelle, di ko na po nakitang bumili sa amin si Sir Tekla. Siguro nahihiya dahil dun sa mga sinabi ni Ma'am sa TV. Pero sana wag niyo po siyang husgahan kasi di ninyo naman siya kilala o nakasama. Di niyo alam kung ano ang pagod at puyat ni Sir. Halos pasan niya po lahat ng kapatid ni Ma'am Michelle. Sana lang po mabigyan talaga si Sir Tekla ng pagkakataong makabawi sa sarili niya. Makapagtrabaho siya uli at maging masiyahin. Nakakaawa po kasi talaga yung siya nagmula ng siraan siya ni Ma'am sa Tulpo. Yun po, salamat.